For today, let's learn how to make a custom thumbnail for our YouTube videos. Hey guys, what's up? This is Geronimo and thank you for watching this video. If you're new here, this channel helps you grow your skills in photography, videography, editing, and vlogging. So if you want to learn more about these things, consider clicking the subscribe button. So for today, tuturuan ko kayo from start to finish kung paano gumawa ng YouTube thumbnail for your YouTube videos. But first, let's see kung ano ba yung importance ng thumbnails para sa mga YouTube videos natin. Actually, our custom thumbnail plays a big role para maklik ng possible viewers yung video natin. We all know that YouTube is a search engine, so we want na hindi lang enough na mag-search rank tayo, mag-top tayo dun sa rank na yon. Kailangan din clickable at maganda sa paningin yung thumbnail natin para once na nakita nila, uy, maganda tong video na to ha, mapanood nga. Thumbnail is one of those things na makikita agad once na nag-search yung mga possible viewers natin sa YouTube. Kabilang na dito yung title at description. So if we put effort sa paggagawa ng video natin sa editing, we must put effort also sa tatlong ito, sa thumbnail, sa title, tsaka sa description. Now, alam na natin yung importance ng thumbnail natin. Let's go to our first step para gumawa ng thumbnail. First is kailangan natin mag-research. Yes, guys, kailangan talaga natin mag-research. Bakit? Once na alam na natin yung keyword na gagamitin natin for our title, let's search that title sa YouTube at tignan natin kung ano ba yung mga thumbnail ng mga gumagawa ng video na katulad natin. I used to buy this feature na keyword search, then meron doon tab na search result, then tinitignan ko doon yung mga video content na in-upload na same ng gagawin ko. Bakit natin to kailangan? Basically, to see kung ano ba yung mga thumbnail ng mga katulad ng content natin. Para din malaman natin kung ano ba yung mag-work para sa video na to, if makita mo, uy, may muka, lahat sila may muka. So, ibig sabihin, may something kung bakit kailangan ng may muka. Or, uy, may cellphone silang hawak. Or kailangan nila ng camera. So, makikita natin kung ano ba yung mga elements na ilalagay natin sa thumbnail natin. Hindi yung from scratch, hindi natin alam yung gagawin natin, wala tayong idea, hindi natin alam paano sisimulan yung thumbnail ng video natin. Uulitin ko, importante itong research phase na to para malaman natin kung paano tayo magi-stand out sa search ranking. So next part is our gear. Ano ba yung mga gear na kailangan once na gagawin mo yung thumbnail mo? First is our camera. It might be your phone camera, your DSLR camera, your mirrorless camera, or your point and shoot. Next is our tripod. If wala kang tripod, if wala kang mini tripod or gorilla pod, pwede kang humanap sa bahay nyo na pwedeng mag-assist sa'yo. Next part is shooting our thumbnail. Kadalasan ginagawa natin yung thumbnail natin or sinushoot natin yung thumbnail natin after we shoot our video. Meron akong mga nakilala na after they shoot their video, di muna nila pinapatay yung record button at nagpo-post lang sila for 3 seconds. Then i-snapshot lang nila yon sa video editing software na gamit nila. But if you prefer to shoot your thumbnail separately, which is mas prefer ko din, guys, isa sa goal natin dito ay kumuha ng madaming shot kasi para hindi tayo pabalik-balik sa editing na ay hindi to okay, ay mas dapat pala mas madami akong kinunan na photo. So habang nagsushoot ka pa lang, damihan mo na yung photo na gusto mong kunin para later on hindi ka magsisi or later on hindi magtagal yung workflow mo. So guys, tip lang, kapag wala kayo enough light sa loob ng bahay nyo, like external flash or yung LED light na gamit ko, you can shoot outside your house kapag ka broad daylight para hindi na kayo mamroblema dun sa lighting na gagamitin nyo, and sobrang enough na to para maging maayos yung image na makukuha mo for your thumbnails. Here are the camera settings na kailangan natin. First is if mag-isa ka lang, you need to set a timer para doon sa phone camera or DSLR mirrorless or digicam camera mo. In that way, hindi ka nagmamadali na, oy, hindi ka pa nakaka-post,
nag-shoot na agad yung camera na gamit mo. If you're using a phone, sobrang dali lang, you can take a selfie, but you might want to use the rear camera rather than the front-facing camera kasi alam naman natin na mas maganda talaga yung quality ng rear camera ng phones natin. But if you're using a camera tapos pwede siyang i-connect sa app niya or may app sila, which is for me, meron akong Canon Camera Connect, pwede mong gamitin to para maging remote, para hindi ka nagmamadali na pagka-click mo ng shutter mo, uy, kailangan ko na mag-post. I usually set my timer ng 2 seconds para hindi ako nagmamadali or hindi rin sobrang bagal ng timer. Sakto lang. So for our camera settings, let's set our shutter speed first. So since hawak natin yung camera natin or gamit natin yung mini tripod or gorilla pod, you might want to set your shutter speed at around 1 over 125th of a second para maiwasan yung mga camera shakes sa image natin. Especially if walang stabilizer yung lens mo or yung camera body mo, kailangan mo iset ng mas mabilis yung shutter speed mo. Next is our aperture. So iset lang natin yung aperture natin at around f2.8 to f4. Bakit, Jeff, hindi natin gamitin yung 1.8 or 1.4 kung meron kang ganong lens? Kasi we don't want na may blur dun sa ibang parts ng mukha natin, ng katawan natin. Kasi we want na sharp tayo sa image natin. Then lastly is i-adjust na natin yung ISO natin. As much as possible, set your ISO at around 100 to 400. Pwede mo naman i-adjust yung ISO mo kahit saan basta makita mo yung exposure meter na maging 0. Basta make sure mo lang na tama yung exposure metering mode na gamit mo, which is ang ginagamit ko is spot metering mode. If you want to learn more about these metering modes, meron tayong video up here na pwede mong panoorin after this video. Next option is if may kasama ka, hindi mo na kailangan ng timer, hindi mo na rin kailangan ng iba pang option sa camera mo. So for our editing part, we will use Photoshop as our editing software. I like to use 1920 by 1080p na resolution na merong 150 to 300 dpi. Ito lang yung preference ko, but you can use 1920 by 1080 with 72 to 100 dpi. Next is we need to import or drag and drop yung photo na kinuna natin using our camera. If maganda na yung setup mo, yung background mo, congrats kasi wala ka nang masyadong babaguhin pa. Pero if magulo katulad ko na hindi pa ganun kaayos yung setup, we need to crop ourselves para mailagay sa thumbnail natin. Next thing is we need to add background. Madalas na ginagamit ko is pop or yellow color kasi I find it catchy once na nalinya siya dun sa search ranking. Mas nakikita ko siyang nagpa-pop instead of using my default background. Next is our text in our thumbnail. Our goals are to make our text readable kahit nasa desktop pa yan or mobile. Next is be aware dun sa color na gagamitin mo. We don't want na mag-blend yung text color natin sa background natin or kaya naman masakit sa mata dahil hindi bagay yung color na ginamit mo sa text mo tsaka sa background mo. Kahit kasi malaki yung text, basta nag-blend yan sa background mo, hindi pa rin yan mababasa or ayaw natin na maging masakit sa mata yung text natin na nakalagay dun sa background. And also, wag nyo na ilagay yung title nyo dun sa thumbnail nyo. Yung pinaka-exact word ng title mo, nilagay mo lang sa thumbnail mo. We must think of something na catchy pero dapat relevant pa rin. And yun yung ilagay natin sa thumbnail natin. Actually, dito papasok yung research natin kanina na ano ba yung mga text na nilalagay nila sa thumbnail nila na kaparehas ng content natin. So, pwede mo tignan yun. Ano ba yung, oh, ito naging 1.6 million views. Ito, 200k views. Ano yung meron sila? Ano yung mga pinagkaiba? Ano yung mga naging advantages na ginamit nila dun sa text nila na pwede mong i-apply sa thumbnail mo. Then, after ma-edit yung thumbnail natin at ma-save, ma-export, next is publishing our thumbnail sa mismong YouTube video natin. So, first thing na kailangan natin gawin ay pupunta tayo sa YouTube studio. Then, under the content
tab ng YouTube studio natin, nandun yung mga videos na pwede nating piliin. Actually, if mag-upload ka pa lang ng bagong video mo, hindi mo na kailangan pumunta dito kasi meron na dun sa thumbnail section na mag-upload ka ng bagong thumbnail mo. But if you want to change the thumbnail of your recent video or your past videos, eto, punta ka sa content tab ng YouTube studio natin. Then, piliin mo yung video na gusto mong palitan, meron dong pencil icon, i-click mo yon, then pupunta tayo sa thumbnail section. Sa thumbnail section, makikita natin yung apat na box doon, which is yung pinaka-umpisang box, nandun yung recent thumbnail mo. Pag hinover mo yung mouse mo, sa upper right corner, may makikita kang tatlong dot, click mo yon, then click mo yung text na change. Then next is may lalabas lang na window na bago, then hanapin mo lang yung kung saan mo sinave yung bagong thumbnail mo, then piliin mo yon. Then don't forget to click the save button sa YouTube Studio. So after you publish your thumbnail, after you post your thumbnail, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kailangan natin i-check yung click-through rate sa analytics ng ating video para makita natin if okay ba yung thumbnail natin, if nagpe-perform ba ng maayos yung thumbnail natin. Actually, I use A-B test feature of TubeBuddy na sobrang gusto ko kasi pwede kong pag-eksperimentuhan nang na-automate na nila, sila na mismo nagpapalit time to time ng thumbnail na gusto kong makita kung ano ba yung mas magandang performance. Then magbibigay sila ng result sa akin kung sino yung nag-perform ng maayos, sino yung mas mataas na click-through rate. Then yun yung pipiliin kong thumbnail na gagamitin ko for my video. Importante ito kasi para ma-maximize mo, kunwari nag-search rank ka tapos hindi naman maayos or hindi talaga nagko-compete yung thumbnail mo sa ibang video. Syempre kailangan natin i-maximize yung opportunity na nagsa-search lang tayo and gustong i-click ng viewer or possible viewer natin yung thumbnail na meron tayo. So, hindi nakakawala ng oras na mag-test din ng couple thumbnails na pwede mong i-try para sa video mo para malaman mo lang if sino yung magpe-perform ng mas maayos. So, that's it for today. Thank you for watching this video. I hope na may natutunan ka kung paano ko ginagawa yung thumbnail ko and I hope na pwede mo tong i-apply sa workflow mo. Actually, hindi lang dito natatapos tong thumbnail making na to. If you want to learn more about thumbnail, if you have any questions, please feel free to comment it in our comment box below. So once again, this is Jeff Geronimo and thank you for watching this video. If nagustuhan mo tong video na to, don't forget to click that like button. And if you want to learn more about photography, videography, editing, and vlogging, please consider clicking the subscribe button. And if you want to support my channel and me creating more videos in the future, you might want to visit my Buy Me a Coffee site. Malaking tulong po ito para sa ikalalago ng channel natin. So once again, that's it for today. See you on my next one. Bye. Peace.